life, nakikipag-usap ang Panginoon, na-organize ko yung aking thoughts. Karamihan ng mga sermons ko sa Aurora, sa Bulacan, nagagawa ko sa motor ka, wala kang kausap. Nakikipag-usap ang Panginoon. Could it be possible that we can spend and maximize our time with God even in our business? Is it possible? A walk with God. A walk means it's a busy time. Busy time, maraming tayong ginagawa. And yet, we can do it with God. Amen? I have decided back in 2019 one God. Number two. Priority number three, my children. Priority number four, my ministry. And then number with your career, hindi galing yung ministry kasi dumarating ang panahon, mga kapatid, na sobrang kang busy sa ministry. Tapos napapitensya nila ang ministry. If you have your Bibles with you, just open it with me. Jesus, kung ako Pastor Ray, magpapahinga muna ako. Tama, mali. Papahinga muna ako. Sandali lang, kapapako ko lang sa krus. Kalilibing ko lang. Diba? Kare-resurrect ko lang. Siguro naman, magre-retreat muna ako. No? Was crucified, died, buried, and resurrected. He immediately went to work to eat. Sayang naman yung kamatayan niya sa cross kung hindi maiintindihan ng mga tao. Jesus' crucifixion on the cross was not comprehended. 3 years niya nang inuunrient ang kanyang mga alagad. Sinasabi niya, the Son of Man will suffer, will be rejected by the elders, will die, will be buried, and after 3 days, will be resurrected. Nakuha ba nila yun? Nag-gets ba nila yun? Bakit nila yun? They are expecting for another kind of savior. Tayo mga kapatid, minsan, iniisip natin savior, savior sa utang natin. Savior sa shame natin sa ating pamilya. Meron tayong ini-expect na Savior na hindi naman yon ang binibigay ng Panginoon. Nung dumating dito sa lupa, sabi niya, birds have holes, birds have nests, but the Son of Man has not even a stone to lay down his head. So kanina, pinag-uusapan ni Pastor Ray kanina, so kung si Kristo'y dumating dito,
na wala man lang kahit unan, na maunanan, ano ini-expect mo sa kanya? Man ka? Pastor Ray, kanina walang problema kahit yumamang tayong lahat. Pero hindi kasi yaman ang hinihintay ng Panginoon sa atin. Yung inner na yaman na hinihiling niya sa atin. But we are shrouded with scales in our eyes because we don't seem to see the wealth Jesus is looking in each one of us. When Jesus died on the cross, the pearl of God's great price. Tama, mali. He's the most valuable in the universe. But why did He die on the cross? As the parable of the merchant, bumaba dito si Jesus, ginive up niya lahat ng kanyang ari-arian because He thinks that each one of us are pearls of His great price. Amen? Did you get that? Para mabili mo yung pearl na maliit, alam mo ang pearl kaya lang siya mahal, Pastor, kasi pinahahalagahan siya. Pero kung hindi lang siya pinahahalagahan, hindi rin siya mahal. Pumunta ako doon sa ano, sa saan ba yun? Sa Glorieta ba yun? Or dito sa may Mega Mall, yung isang mahal na ano dyan. Pagdating ko doon, bumili. Tingin-tingin lang ako, pang mayaman kasi yun eh. Meron naka-display doon na shorts. Beach shorts. Beach shorts. Tapos nagtanong nung isang, yung isang naka-short lang din sa niya, magkano to? Sabi niya, 50,000 po. Hindi man lang siya nag-isip ng dalawang beses, sabi niya, pabili nga ng dalawa. Pinapanood ko sa YouTube, yung Louis Vuitton, hinimay-himay, talagang sinugatan, tapos binigyan ng halaga. Yung isang Louis Vuitton ng mga $2,000 o $3,000, hinalagahan niya, hindi pa umabot ng $100. Yung leather, yun. Kaya lang siya nagmahal kasi may nagpapahalaga. Alam niyo mga patid, pagka inaisek ko kayo, ginanong-ganong ka. Siguro, kapag ka inilagay kita sa market, tapos kilo-kiluhin kita ng kote, mga 56 kilos, 70 kilos, pwede na to. Siguro, aabot ka lang mga patid. Mas mahal pa yung baka. Tama, mali. Pero baka, man, sabi sa Psalm chapter 8, what is a man that thou art mindful of him? And the son of man that thou visitest him, that thou made him a little lower than angels, but will crown him with glory and honor. Bakit wala naman akong kwentang tao? Bakit mo ako puputungan ng napakamahal? And how did I know that I am so great a price? Because when He died on the cross, I couldn't imagine why He paid so much for me. Samantalang pag sinunog mo ako ngayon, nasa isang kapirasong earn lang ako. I am of no value. Pag sinunog ka ngayon, you are of no value. 20,000 na ang namamatay sa Syria at saka sa Turkey. Titignan mo, ganun lang kadali ang presyo ng tao. Just for a few seconds. But when Jesus died on the cross, Calvary, people did not know how much are their values. Kaya, kung ako yun, Pastor Ray, pupunta na kagad ako sa langit, ha? Nakakapagod. No, He spent another 40 days, and dun sa 40 days, mga kapatid, unang araw pa lang tumarbaho na si Jesus. They were walking in the road to Emmaus. It was a 7 miles walk. Ano kaya yung 7 miles walk ngayon? More or less 10 kilometers. Hindi ko alam, Pastor Ray, kung yung Ayas papuntang Silang, papuntang Tagaytay, meron bang 10 kilometers yan? More or less 7 to 10, meron. So, mula Tagaytay,
mula Ayas papuntang Tagaytay, naglakad. So, sino ang kanya mga kasama sa paglakad? Ulas na asawa na kanyang uncle. Kasama ni Cleopas sa mga you know, this is Resurrection Day. From Jerusalem, Jesus seems to be interested of what they are talking about. So, pag naglalakad, all day long, who is the subject of our conversation? Sino kaya? Duterte? Si Keanu Reeves? Si Michael Jackson? We talk about Jesus. And they talk. Jesus himself drew near and went with them. When we talk, he goes near to us. So on the reverse side, if we don't talk of Jesus, we cannot expect Jesus to be interested on what we are talking about. Ako na ako curious ako pag dumalo ako sa isang church at ang pinag-uusapan nila yung lifting Christ. Siyempre. Anong ini-expect mo kasi? Tapos sabi nila, nanunod kami pa sa di interesado din ako. It, you know, when you talk about Jesus, this is the same topic. Jesus is interested to hear. At pag-uusapan. Yeah. Kaya, ang ganda ng term na ginamit, while they conversed and reasoned that Jesus himself drew near and went with them. So, anong unang requirement, mga kapatid, para lumakad sa si Kristo? Evaluate natin yung buong ating Jesus. Then if we don't, hindi tayo makaka-expect na makasama natin kung ang isip naman natin mga point. Chapter 10 verse 4, we demolish all arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God. For the weapons of men are not the weapon, it's not the weapons of God. It has the power to demolish. Take our thoughts captive to the obedience of Jesus Christ. And
thoughts are filled with dancing, marrying, jesting, laughing, but their thoughts from Christ. And what were they talking about? They were talking about the cross, but they did not understand kung bakit si Kristo na cross. They thought that the thing they're about to have will save. Is he our God, our material God? And so that they did not. Nakakalungkot. Sama mo na ang Panginoon. Na kasama mo na ang Panginoon pero ang mata mo ay natatakpan. Bakit? Nakatingin ka sa ibang bagay. Is it all that we may be reading Bibles, worship morning and evening, and yet hindi pa rin natin maintindihan ang buhay pa ng mata natin? Pag kami said to them, natin ang Panginoon in our walk with God, ang tanong kaagad ng Panginoon sa atin, ano ba itong pinag-uusapan nyo? And in this case, mga kapatid, they were not able. Kasama kapiling na nila si Christ. Ilang oras mangyari sa'yo pagtingin ka ng tingin sa
Point ko dito, mga kapatid, why we sad? Because we keep on turning our heads back on our wars against other people, yung galit natin sa mga 30 years ago pang ginawa sa atin. Hindi pa malimut-limutan. But hindi ka kaya mag-enroll sa ano? Archaeology. O kaya sa archives. O maging historian ka na lang. Kaya mo pang balikan yung mga nakalipas? Hindi nga, totoo mga kapatid. Hindi tayo makamove on. Kasi yung nagawa natin personally, 50 years ago mo nagawa, hindi mo pa ma-resolve hanggang ngayon. Alam mo, ang sabi nila, galit daw ay kagaya ng isang poison. Ang galit daw ay kagaya ng isang poison. Paling ginawa ng kapwa mo, willing kang inumin yung poison na araw-araw. Biruin mo, maling ginawa ng kapwa mo, ikaw ang umiinom ng poison araw-araw. Siguro may galit sila sa mga Pariseo, may galit sila sa mga pare, may galit sila sa mga Romano. Malungkot sila kasi hindi si Jesus naging hari, hindi siya naghari sa buong Judea, hindi siya naging kagaya ni David. They were so frustrated because they are looking for an earthly savior. Lang ng matindi kapag ka licensure examination. Tapos magcha-church ng maigi, tapos pag bumagsak sa licensure examination, isisingil lahat ng sa Panginoon, Lord, 'di ba nagtapat naman ako sa iyo? And because they are frustrated, their eyes are shrouded with sadness na kahit kasama na nila ang Panginoon sa araw-araw, they still cannot figure out because their eyes are blinded by frustrations and brokenness. And so, sabi niya Jesus, what kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? So mga patid, curious pala ang Panginoon, Pastor. Naglalakad ka, sabi ng Panginoon, bakit ka naman malungkot? How do you represent me kung naglalakad ka tapos malungkot ka? Naalala ko, sabi ni Ellen White, huwag daw tayo maalis ng kwarto hanggat hindi maigi ang relasyon natin kay Kristo at hindi daw ang countenance natin magpapakita ng kaluwalhatian ng Panginoon sa Kristo. Or we will not be a witness both to our family, to our churchmate, and to our community. We must shine. Amen? Iba, paano tayo magsashine, mga kapatid? Kung laging Biyernes Santo ang mukha mo kahit pagkabuhay na mag-uli na ng Linggo. Amen? Okay lang kung malungkot ka ng Friday. Pero kung Sunday, mga kapatid, na buhay na si Kristo, malungkot ka pa rin. And in fact, they already know that women has already gave them the news of His resurrection. Ang problema, mga kapatid, they could not believe that these women are authentic news transmitters. Verse 18. Then the one whose name was Cleopas answered. Ang sabi ni Cleopas, are you the only stranger in Jerusalem? Have you not known the things which happened that are in these days? O tagalogin natin sa panahon natin ngayon. Sabi niya, baguhan ka lang ba? Hindi ka ba updated? Yan ang word ngayon eh. Ha? Ngayon ka lang dumating dito? Hindi mo na ano nangyari? Updated? Ha? Nagpe-Facebook ka ma? May Instagram ka ba? Wala ka man Twitter? And then Jesus. Panginoon, alam. Ano sabi ng Panginoon? What things? I-update mo nga ako. What things? And then he said to them, sumagot si Cleopas, the things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet,
mighty in deed and word before the God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified. Diba alam niyo yung all things were. Pero bakit pag may masamang nangyari sa hindi natin kayang i-process na no, lahat ng masasamang bagay para yan sa ibubuti. So, pag gumawa ka talaga, bakit nangyayari ito? Ang nasisisi tuloy ang Diyos. Hindi ba natin sandali lang? Every time na may mangyayari sa akin for my patience. Kung wala kang difficulties, paano ka magkakaroon ng love kung wala kang enemy? Or ang forgiveness kung wala namang gagawa ng mali sa'yo? Alam niyo kapatid, ang pagkakaya ng classroom at real life, sa classroom, lesson muna bago exam. Pero sa real life, exam muna. Tapos, bumagsak ka man, matututunan mo din yung lesson. Saka na ba kapatid? Oh. Amen? Ng Panginoon galing sa Panginoon at anak ko. Grabe. Alam mo, ligaw. Ha? Ayaw maunahan. Alam mo kung bakit ang babae ayaw maubusan. Sila ng motibo. Kapatid, huwag kayong amen? Asking. Sabi niya, kasi at alam niyo mga kapatid, kung huwag po tayo pong innocent victims, but all of this is for sorna. Po sa text na to.
Lest I should be exalted above measure by the abundance of revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Bakit naman hintulot ng Diyos yung messenger of Satan? Alam niyo mga kapatid, ang laki po natin kay Satan. Amen? Kasi kung wala si Satan, yayabang tayong lahat. Anong mga kapatid? Thorns of the flesh. At po, three times he pleaded for this thorn of the flesh to be taken away. Pero ang objective ng dumanas si Pablo para hindi siya magmayabang. Yung mga patid, kung may mga sakit-sakit kayo, praise the Lord! Amen. Yan yung kaya ng amen. Bakit? Akala ko ba Adventist na ako, naglilingkod ako sa Panginoon? Bakit magkakasakit yung asawa ko? Bakit ako magkakautang? Bakit nabawon ako sa ganito? Lord, naglingkod pa naman ako. Sandali lang, kapatid, mukhang naiintindihan kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Hindi tayo nandito sa mundong ito for comfort, but to be consoled while we are suffering. Amen? Amen? Hindi sinabing tanggalin ang suffering, kundi i-comfort habang nagsasuffer. Ang brain daw natin was not created for success, but but to overcome. Ang isip daw natin is not for success, but to survive and to overcome, to subdue. Ang word na ginamit ay subdue. Yun yung sabi ng Panginoon, fruitful, multiply, repeat. In order to be fruitful, you need a lot of sacrifice. Pupuyat naman tayo pag madaling araw. Anak, masasaktan yung asawa mo kung mag-aanak tayo. Gagastos tayo. Pero mga kapatid, ang buhay na ito is a life of suffering so that we may console and comfort those who are also suffering. Because this is our territory. Amen? Suffering. Ipapahintulot ng Diyos ang suffering. Ang sagot ng Panginoon, nagtanong si Pablo, sabi niya, Lord, why don't you remove this? Ang sagot lang ng Panginoon, my grace sufficient for thee. Alam niyo mga kapatid, paano mo makikita ang grasya ng Panginoon kung kaya mo lahat ng bagay? Hihingi ka pa ng grasya kung kaya mo ng bagay. Hihingi ng offend sa'yo. And in this case, mga kapatid, pinahintulot ng Panginoon na ma-offend sila ng mga priest. Learn to forgive not by was extended to. Kaya alam mo, mga kapatid, bakit hindi na nakilala si Christ? So, na yung isip na, di ba pagka depressed ka, wala ka ng kilalang tao? Wala ka ng pakialam. Ayaw mo na makikita kanino. You're so depressed. And in the same way, they are so depressed that they couldn't even voice Jesus' face. We are and then, ang susunod mga kapatid ay ito. Kinikwento nila. Besides this, today is the third day since these things happened. Yes, the certain women of our company who arrived at the tomb early astonished us. When they did not find his body, they are saying that they had also seen a vision of angels who has said he was alive. Tinan nyo mga patid, ha? Alam mo kung sila nakafocus sa
balita ng babae, nakafocus sila na wala si Kristo. Hindi nila napagfokusan yung sinabi ng mga babae na buhay si Kristo. Saan ang isip nila? Wala si Kristo. Ang iniisip nila, siguro kinuha ng mga Pariseo. Siguro kinuha ng mga priest. Siguro itinago ng mga Romano. Ulit pa ni Kristo, Luke chapter 9, if anyone come after me, let him deny himself, and follow me. Sabi niya, bago yung sabi niya, the elders will reject me, they put me into prison, they will kill me, and then I will be resurrected the third day. Alam niyo mga patid, pag na mga bagay, hindi niyo na resurrection is good news. Thou, my friends, with Jesus. Just one walk can change your heaven. You will face Satan alone. Nakuha niyo ba yung mga patid? Pag lumakad kang mag-isa at iniwan mo si Kristo, mag-isa mo nga harapin ang demonyo. Kaya hindi natin kayanin ang problema, mga patid. Because we walk alone. Nang sabi ng Panginoon, oh you foolish ones and slow of heart to believe in all the prophets have basahin na yung mga basahin nyo ang sabi ng mga propeta and more specifically sa nakapokus si Jesus 53 22 Isaiah 53 and Psalm chapter 22. My God, why hast thou forsaken me? Psalm 22. Anong sabi ng Psalm 53? He was wounded for our transgression, the chastisement of our peace. So, ini-explain ng Panginoon, Bible study sila ng Panginoon. And in all that the prophets have spoken, ought not the Christ who to have suffered these things to enter into His glory. Alam mo kung bakit hindi natin kayanin yung ating mga pagsubok sa buhay? Akala natin, pag Kristiyano, hayahay. Pero pag tinignan natin ang buhay ni Kristo, Jesus' life was full of suffering and yet victorious. Amen. Ang isipin natin na hindi ito intensyon ng Diyos. Ang tawag natin, ang tawag namin sa theology nito is the the theodicy. Theodicy is the intention sa Genesis chapter. Anong sabi niya sa babae? Out of pain, you shall bear, and then your desire shall be of your husband. Ibig sabihin, sisikapin ng babae na ano?
na makuha yung kanyang husband. Sisikapin ng babae naman, no? Na ma-persuade yung kanyang husband. Pero ano sabi nung sabi doon? But the husband will rule. Magro-rule talaga ang husband. Bakit? Kasi kung hahayaan lang natin lagi ang babae, although they are very intelligent people, sometimes more intelligent than men. On most of the time, more intelligent. Like 10 men more intelligent. And yet, sabi naman kayo, hanggang sa bumalik ka sa lupa. Kaya sabi ng Biblia sa 1 Corinthians 13, huwag mo daw isipin strange ang pagsubok. So, never think na hindi tayo susubok. Pag sinabi mo, Dad, exam po namin ngayon sa grade 3, ayoko na pong mag-exam, Dad. Anong sasabihin ng daddy? O sige anak, meron diyang ano, bolo. Magsimula ka na ngayon magtanim. Kasi yung lupa, ikaw anak ang kukuha nun. Basta, okay, kunting, matututo ka in a few more years before makapit. Pawis ka ng pawis, susweldo ka ng maliit, anak, pumili ka. I-adjust mo maghirap at mag-adjust muna mga patid yung saya at you have suffered the glory prepared for us by God. Without suffering, there is no glory, no pain, no gain. Eh, ba't naiwan? Pag wala kang pain, wala kang glory. If you don't suffer, you will not attain. Kami ni Pastor, yung aming, ano, umbilical ko, magkadikit yan. Kasi sabay kaming nag-survive camp. At may ilan din tip na lang na kwentuhan. Nakataas. Wala kaming choice. Talon. Parang mas mataas pa dito. Siguro maliit pa kasi ako noon. Kaya akala ko, yan lang ako mas mataas pa dyan. Pinatalong kami. Wala kaming choice. Talong kami. Pero bagaman napakahirap noon, pero we share the same suffering. Amen? Hindi yung nakarating ka sa langit. Oh, friend, paano ka nakarating dito? Ay, naku, napakadali, friend. Nadulas lang ako. Andito na ako. O anong kwento mo? Wala naman masyado. Napakadali naman eh. No, when you go to heaven, mga kapatid, no song, no person can sing your song. Ikaw lang ang nakakaalam ng awitin mo sa langit kasi ikaw lang ang may tanging. And then, tinanong yung 144,000 at saka yung great multitude. Sabi niya, sino sila? Sabi ng elder. Sino sila? Sabi niya, sila yung nagtagumpay sa tribulation. Bakit sila nagtagumpay sa tribulation? Because they washed their robes by the blood of the Lamb. Amen? So, kapatid, si Satan, pahihirapan ka. Day and night. Aakusahan ka day and night. How do you overcome him? Sabi ng Revelation chapter 12 verse 10 and 11.
And the accuser of the brethren who accuses them day and night, sabi niya, he will overcome them by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, and not loving their lives so much as to shrink from death. How do you gain testimony if you did not suffer? Anong iti-testify mo? Alam mo mga kapatid, born Adventist po ako. Magmula nung bata ako, sumunod po ako lahat sa kautosan. Napakabait ko pong bata. Praise the Lord! Amen! Sabi ng mga bata, edi ikaw na, galing mo pala eh, bait mo eh. Pero pag ang nag-testify dito mga kapatid, napakapasaway ko po talaga. Ganito, ganyan. Napaka-imposibleng mapanagumpayan ko mga bagay-bagay. Ganito ako, ganito. Sabi ng isa, ganun din ako eh. Oo, ganun din ako. Yes, amen. Meron pala akong pag-asa. Amen? Nagbibigay ka ng pag-asa kapag ka grabe yung dinaanan mo and yet nabubuhay ka pa rin sa Panginoon. Pero pag nakarinig ka na, hindi kasi ako gaya niya. Diba? Our suffering is a blessing, sabi ni Ellen White, unless you are broken, you are worthless. Kaya pala ipinahihintulot ng Panginoon na tayo mabasa. Para maka-encourage. Para maka-soul tayo ng iba. And then sabi ng Panginoon, binag-study sa, and beginning at Moses and all the prophets, he explained to them in all scriptures the things concerning himself. God is using your Bible. God is using the spirit of prophecy. But if you don't read them, you will not understand your suffering. Di mo maintindihan, bakit ba ako nagsasuffer na ganito? Bakit ba ako nahihirapan? If you don't read your Bibles, you will not see the blessing in disguise. Tama mali? Di mo makita. What if your blessings come through raindrops? What if your healings come through tears? What if a thousand sleepless night, yung depressed na depressed ka, tapos may anxiety ka, yung pala ang paraan ng Panginoon para ibalik ka niya sa Kanya? Samantalang nung hayahay ka, wala ka sa Panginoon, pero hindi ka makatulog ng 30 days, hindi ka nakakatulog, doon ka nagpakalapit-lapit sa Kanya. Samantalang nakaratay ka sa higaan, sa ospital, saka ka nakatingin sa langit. What if a thousand sleepless nights are what it takes to know your needs? What if life? What if trials of this life are your mercies in disguise? Kaya yung tinik sa laman ni Paul, mga kapatid, sabi niya, sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. For when you are weak, God's strength is made perfect. Therefore, I will boast the more of my weakness, of the trials, of the tribulations, of the persecutions, of famine. Kaya sabi niya sa more than conqueror, sabi niya sa Romans chapter 8, we are more than conquerors in Christ. For neither life nor death nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come. No famine, no difficulties, no persecutions shall be able to separate us from the love of God. For we rejoice over our sufferings. For when we are weak, God's strength is made perfect. Hindi kaya yung brokenness mo, yan yung pinakamalaki mong strength sa mundong ito. Kailangan basagin ni Gideon ang bayan para lang magliwanag ang kanyang kandila. Amen? Pero gusto nating magliwanag, ayaw naman natin. O basagin mo na. Hindi, sayang naman. Sayang. Hindi, basagin mo na kasi ano na eh, para talunin na natin ang kalaban. Sayang. Alam mo, ang gusto mong i-project sa buong mundo, okay ka. Pero hindi ka magliwanag kasi pag okay ka, sa tingin ng mundo, hindi ako bagay. Kasi hindi ako okay eh. Basag ako. Kung nabasag ka, nakita nila, kahit pala basag, pwedeng magliwanag. Kahit pala basag. Huwag na tayo mag-pretend. At the same time, nakikinig ako ng sa'yo. Huwag natin mga
kapatid, isipin na yung vulnerability natin lahat. I-reveal natin lahat yung vulnerability. Ganito po ako kahina. Ganito po ako mangingito po ako mula na hanggang. Di ba, kapatid? Hindi naman ikaw ang sinasabi mo dito. Tungkol sa Panginoon, nagsistruggle pa rin po ako, pero nakikita ko, binibigyan ako ng Panginoon ng pag-asa. Amen. May pastor na tatlong pastor. Nasa closet daw sila, naliligo sila. Tapos biglang umiiyak yung isa. Nagko-confess, sabi niya, alam niyo, hindi ko alam, pero kinikilos ako ng Holy Spirit para mag-confess at sabihin yung vulnerability ko yung aking buhay sa inyo. Sabi niya, alam niyo, sa totoo lang, I'm a closet drinker. Ibig sabihin, pag walang nakatingin, nainom din ako ng konti. Adi, na-move na yung isang pampastor, sabi niya, hindi ko rin makip yung aking sarili, I think I need to confess. Sabi niya, you know, ako, nagtatagumpay ako, wala naman akong kabit or whatever, pero meron akong mga pinapanood na hindi ko pa rin mapanagumpayan. Panalangin niyo ako. Adi, ganun na, no? Eh, yung isa tahimik, sabi, ikaw, friend, meron ka ba dibang sasabihin? Sabi niya, nag-hesitate siya na ganyan. Sabi niya, may struggles din ako. Eh, ano naman yung struggle mo? Sabi niya, hindi ko talaga kayang hindi i-chismis yung mga naririnig ko. Hanggang ngayon, struggle ko pa rin yun. Eh, kanya-kanya tayong struggles, mga patid. Amen? Pero mag-ingat din tayo na mag-glorify natin yung ating mga struggles. Ang pakita natin kung gaanong mapanagumpay ang Diyos para sa atin. Tapusin ko ito, mga kapatid. On the Mount of Temptation, it was not you, it was not Christ who overcome the temptation. It was you, it was Christ in behalf of you. Ikaw yung nire-represent niya nung pinanagumpayan niya yung temptation. Kasi alam niyang hindi mo mapapanagumpayan yung temptation. So siya na ang nagtagumpay ng temptation para sa iyo. Then when you believe that you have already overcome temptation, by mind you believe, but your body will respond. Pag naisip mong nagtagumpay na ako dito, at dahil matagumpay na ako dito, bakit pa ako babalik sa kasalanan? Amen? Kailangan mo munang isipin na nagtagumpay ka bago mo gawin ang pagtatagumpay. Ang problema, baliktad eh. Kailangan ko muna, pastor, na magtagumpay muna ako physically. Saka ko iisipin na nagtatagumpay ako. No. It's in the reverse order. You must believe first before you obey. Kasi hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa. Naligtas tayo dahil sa mabubuting gawa ng ating Panginoon Jesucristo para sa atin. It is a finished work 2,000 years ago. Kung bakit tayo magtatagumpay ngayon is only a witness. But it will never save us. It has no capacity. Kulang yung ating pagtatagumpay para makarating sa langit. Kulang. Amen? It all falls short of the glory of God. Pero kung bakit tayo nagtatagumpay dito, in order for us to be a witness to the world. And finally, nung na-figure out nila, mga kapatid, sino ba ito? Sabi nila, nung paalis na si Kristo, kunwari, palayo na siya ng palayo. Hindi na mag-aabayad si Christ, di ba? Alis na siya. Ito yung pinaka-importante doon. Ang sabi nila, abide with us. Amen? Paalis na sana si Kristo, mga kapatid. Kung pakiramdam nyo, parang iniiwan na kayo ng banal na Espiritu, makiusap kayo. Sabi niya, Lord, please, abide. Paano ba mag-aabide ang Panginoon? Sabi niya sa John chapter 15, verse 6 and 7, if you abide in me and my words abide in you. Paano mo malalamang nananatili si Kristo sa'yo? Kung ang salita niya ay mananatili sa'yo. Hindi lang sa salita. Ano sabi nga? Ang tao hindi aaring ganap sa pamamagitan ng pakikinig sa kautusan, kundi sa pagtalima sa kautusan. Eh, pastor, hindi ko nga natalima ang kautusan. Kaya nga may kautusan para isipin mo na hindi sapat ang kautusan para maligtas ka, kundi para makilala mo na ikay makasalanan. Eh, saab ako sapagkat ako ay makasalanan. Subalit, salamat. Amen. Salamat sa Panginoon Jesucristo. I would say, ang sabi ni Lord, abide. Ang ganda.
Sabi niya, abide with us, for it is now, it is toward evening, and the day is afar spent. And he went to stay with them. Pag pinakiusapan mo ang Diyos na manatili, mananatili siya sa iyo. And you have, if you abide in me, you will bear much fruit. Di ba malungkot na sila? Ano pang fruit ang ibibigay mo kung malungkot ka? Pero nung tumingin sila kay Kristo, habang hinahati ni Kristo ang tinapay at nanalangin, nabuksan ang kanilang mga mata. Sabi dito, now it came to pass, he sat and ate at the table with them, and he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened, and they knew him, and he vanished from their eyes. Ang ganda mga kapatid. Ang ganda ng storya. Nung narinig na nila, hiniling na nila na mag-abide. Tapos nung makita nila na si Kristo pala yun, nabuksan ang kanilang mga mata. Wow! Kasama lang pala natin ang Panginoon. Nag-rejoice sila, tapos nawala si Kristo. Kararating lang nila over 11 kilometers walk. Bumalik na ulit sila sa Jerusalem. Wala na silang pakialam mga kapatid, kahit mapuyat pa sila. Because they are willing to go to spread the gospel of Jesus Christ. Mga kabataan, ang problema natin, wala encounter with Christ. Puro kasi sweetheart ang natin si Christ, a walk with God. Ito, pag na-encounter nila si Christ, kahit gabing-gabi na pastor, pag sinabi mo, tayo doon, ano? Only tayo. Panginoong